Shoutout sa inyo mga anime lovers. Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Golden Boy. At ito na ang pangatlong part para sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para mua-mua chup-chup. Isang malamig na umaga ay nagpunta si Kentaro sa isang swimming pool nang makita sa labas ang isang magandang babae na lalaki pumorma. Nang dahil dito ay nais na makita ng bida na nakabikini ang nakita niyang babae pero napansin nito na sinusundan siya kaya nagpalusot si Kentaro na mag-i-apply daw siya bilang isang swimming instructor. Pagpasok sa loob ay titig na titig si Kentaro sa babae habang nagsiswimming, saka sinabi nito na si Kentaro na daw ang next. Seryoso ang bida habang marami ang nanonood sa nag-a-apply na instructor, pero katawa-tawa ang swimming style na ginawa ni Kentaro na muntikan pang malunod kahit na hanggang itlog lang ang swimming pool, at pagdating pa sa dulo ay tinanong kung magaling daw ba siya. Kaya sinabihan siya ng mga tao na hindi siya pwedeng maging instructor dahil ang dapat daw sa kanya ay maging estudyante, pero sa kabila ng pagmamakaawa ng bida, ay ayaw pa rin siyang tanggapin ng babae na siya palang chief instructor sa lugar. Bago umalis ay pinangako ni Kentaro na tatalunin niya daw sa isang swimming race ang babae pagkatapos niya mag-ensayo ng isang buwan, at kapag nanalo daw si Kentaro ay dapat niyang tanggapin ang bida bilang isang swimming instructor, at kapag natalo naman daw siya ay magtatrabaho siya ng isang taon ng libre na sinang-ayunan naman ng babae. Pag-alis ng chief instructor ay sinabi ng isang babae na ang kinakalaban niya daw ay si Ayuko Hayami na nanalo ng gold medal sa pabilisan mag-swimming. Dahil dito ay naging instructor muna pansamantala ng mga batang paslit ang bida saka nagsasanay din siya kapag off-duty. Dito naranasan ng bida ang iba't ibang mga pagsubok sa pagtuturong lumangoy sa mga bata, kaya ginagawa na lang niyang nakakatuwa ang pagtuturo. Isang gabi ay tinawag siya ni Hayami dahil sa nakita nito na masyado daw pang-isip bata ang paraan ng bida sa pagtuturo, pero masyadong positive si Kentaro kaya sumakit lang ang ulo ni Hayami at pinabayaan na lang sa gustong gawin ng binata. Patuloy pa rin sa pagpapraktis si Hayami dahil gusto niyang siguruhin ang panalo niya, at kinabukasan naman ay makikita na striktong magturo ang chief, kaya na-curious ang bida at nagmakaawa na sumali sa mga tinuturuan nito. Napahanga si Hayami sa laki ng improvement ng bida sa paglangoy, pero sa tingin niya ay wala pa rin pag-asa na manalo sa kanya ang binata. Umalis na ang iba pang mga instructor pero nagpaiwan si Kentaro sa pool dahil daw nasisiyahan siya sa pagsiswimming, kaya natuwa sa kanya ang chief kaya nagpahabol ito na gustong gusto naman ng bida dahil nakikita nito ang pechay habang sinisundan niya si Hayami. Dahil sa sobrang motivated ni Kentaro sa nakikita niya ay hindi siya nakakaramdam ng pagod hanggang sa nangyari na nga ang hinihintay nating mangyari mga lodi, tumama ang nguso ng bida sa pechay ni Hayami. At dahil sa napahanga ng bida ang chief ay hindi ito nagalit kahit na sinapsap ni Kentaro ang pechay niya sa pool, pero kalahati lang daw ito ng bilis ni Hayami. Pag-aho naman ng bida ay nagulat ang dalawa nang makita na nakalabas na pala ang Mayor John ni Kentaro, kaya nagalit ang chief at sinapok siya saka pinalabas sa loob ng pool. Kinabukasan ay napansin ni Hayami na madami daw sa mga batang swimmer ngayon ang malaki ang improvement, kaya sinabi ng isang instructor na dahil daw ito sa itinuro ni Kentaro sa kanila na teknik kung paano ang tamang pagtuturo sa mga bata na natatakot pa sa tubig. Mamaya ay meron pang isang magulang na nagpapasalamat dahil daw sa nawala na ang takot ng anak nito sa pool, at si Kentaro pala ang nagturo dito. Dahil sa mga nalaman ay naisip ng chief na natalo siya sa laban nila ni Kentaro, kaya naman balak niya na natanggapin bilang ganap na swimming instructor ang bida, pero naghahanap na naman si Kentaro ng panibagong trabaho. Kinabukasan habang papaakyat ang bida, ay may nakita siyang isang nakabig bike na isang lady rider pala na labas ang siopaw na nakatingin sa kanya kaya kinilig ang bida. Saka bumubomba pa ang chicks habang umiinom ng energy drink, kaya naman naastigan sa kanya si Kentaro. Hindi pa nasiyahan ng babae dahil binomba pa nito ng binomba ang motorsiklo niya bago umalis, saka nagmamadali na rin na umalis si Kentaro at nangangarap na makita niya sana ulit ang babae. Pagkatapos ay nagpunta na ang bida sa bago niyang papasukang trabaho kung saan siya ay magiging isang kasambahay sa isa sa pinakamayamang angkan sa Kyoto, dahil sa curious siya sa kung paano mamuhay ang mga mayayaman at elite na tao, kung saan disiplinado ang mga tao, kahit na sa posture ng likod. Isang araw habang nagwawalis ng bakuran ay nakita ni Kentaro ang anak ng boss niya na si Reiko, at napahanga ang bida sa angking kagandahan nito. At dahil sa sobrang crush ito ng bida ay sa titig pa lang nito ay namumula na ang buong katawan niya. At nang dahil dito ay naisipan ni Kentaro na manatili na lang sa lugar na ito, dahil sa tuwing nakikita niya si Reiko ay nanginginig ang buong niyang katawan kaya naman muntikan niya nang mabagsakan ang dalaga ng dala niyang mga pagkain, pero naiwasan ito ng babae. Hindi naman nagalit si Reiko pero nagtataka naman ng bida kung paano nakakilos ng napakabilis ang dalaga, saka pinarusahan siya dahil sa natapo ng mga pagkain para maging focus daw ang utak ng bida.
Habang naglilinis ng inodoro si Kentaro ay naisip na naman niya na dito na uupo ang puwet ng crush niyang si Reiko, kaya niyakap ito ng manyakol na bida, pero hindi niya alam na nasa likod na pala ang crush niyang dalaga na tahimik lang na pinagmamasdan ng angking kama niya kanya. Sa sobrang curious ng bida sa crush niya ay di nila dilaan nito ang baso ng dalaga at tinignan ang mga gamit nang may makita siyang energy drink. Mamaya ay dumating na ang boss niya dahil tinatanggal na daw siya nito sa trabaho dahil sa puro siya palpak at puro kama niya ka ng inaatupag, at dahil dito ay sa labas muna nagpalipas ng gabi ang bida. Kinabukasan ay nakita ni Kentaro na sumakay ng kotse si Reiko, kaya sinundan ito ng bida at nakita na nagpunta ang dalaga sa isang lumang gusali. Pagsilip ay nalaman ng bida na ang Lady Rider na nakita niyang pinaglaruan ang motor sa harapan niya ay walang iba kundi si Miss Reiko pala, at ginawa pa nga ulit ito ni Miss Reiko habang walang saplot, pero mamaya ay nakita nito na nanonood pala ang bida, kaya lumabas na si Kentaro. Inamin ni Reiko na naiinlove daw siya sa motor niya, kaya niya ginagawa ang nakita ng bida. Pulang-pula na si Kentaro dahil sa mga rated X na ginagawa ng dalaga sa motor nito, hanggang sa mapalunok na lang siya at mag-sorry kay Reiko. Sinabi naman ni Reiko na kung gusto daw na maka-score ng bida sa kanya ay kailangan na mahabol nito ang motor niya, kaya game na game ang manyakol na bida. Dahil dito ay nagkarera ang dalawa, pero walang pag-asang manalo ang bida sa high CC na motor ng dalaga, pero dahil sa kagustuhan ni Kentaro na matikman ang pechay at siopaw ay saagusan siya ng tubig dumaan bilang shortcut. Samantala, nagasgasan naman ang mamahaling kotse ng isang lalaki dahil kay Reiko na ikinagalit nito, kaya hinabol nito ang babae sa kanaisipan naman ng bida na sumabit dito. Kumpiyansa si Reiko na hindi siya mahahabol ng nakakotse, habang ang bida naman ay naluluha na sa sobrang bilis. Bigla namang may tumawid na isang raccoon, kaya biglang napapreno ang kotse, habang ang bida naman ay rumampa dito sa kaginamit ang cable sa poste na parang si Tarzan, at saka sa mga cable siya ng kuryente nagbike na labis na ikinagulat ni Reiko. Nakababa ng ligtas ang bida sa tulong ng mga puno at sa paggulong sa pader, kaya matindi ang naging labanan ng dalawa. At dahil sa pababa ang daan ay nagawa ni Kentaro na makahabol sa big bike ng sexing Lady Rider, at saka napahanga niya ulit ang dalaga dahil sa lupit at walang takot nitong pagbibengking-bengking sa mapanganib na daan. Nang makarating sila sa isang straight na pababa, at natatakot naman ang dalaga sa naiisip niyang gagawin ng bida na pagtalon sa bangin papunta sa kabila gamit ang bike nito, pero buong-buo naman ang loob ng binata sa gagawin, kaya mas lalo pa niyang binilisan. Napapreno naman ang dalaga sa kalubos na napahanga sa nakita niya na parang lumilipad ang bida, pero hindi ito umabot sa kabila, kaya naman inakala nito na patay na ang binata. Hinangaan ni Reiko ang katapangan ng bida, pero wala na din daw itong kwenta dahil sa nasawi na ito, nang makita na buhay pa pala ang bida, kaya kinilig ang dalaga at inamin na natalo siya sa laban nila, at saka sinubukan na habulin si Kentaro para ibigay ang premyo nito na maka-score sa kanya. Samantala, si Kentaro naman ay hindi makatigil kahit gusto niya na, dahil sasira na pala ang preno ng bike niya. At dito na nga nagtatapos ang pangatlong part para sa series natin ngayon, mga Lodi, at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. I love you all. Mwah mwah, chup chup.